Ayun mga kaduds. Ngayon ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko nilinis ang aking huling bangus. Ayan, ang aking kinakaliskisan. Kaya lang medyo talaga mahirap at malalaki ang kaliskis ng bangus. Tapos eh, yun, hindi pa maano yung pwesto. Ayun, pinaligtad ko na. Sa kabilang side naman. Ayan. Ang dami talaga niyong kaliskis. Ito lang ang problema sa bangus. Kaya kung maliit yung pwesto mo, medyo mahirap. Inabot ako ng halos isang oras dito paglilinis at saka pagpapalang. Dahil nga talagang medyo mahirap kaliskisan at malaki talaga. Alis muna ang mga kaliskis at magbabara sa lababo. Ayan, medyo ano na. Tapos ng kaliskisan, lilinisin ko lang itong lababo at para hindi bumara ang kanyang mga malalaking kaliskis. Ayos, kailangan ko siguro din matalas ang kutsilyo at medyo malaki talaga. Kaya hasa-hasa muna bago tayo magpalang. Yan, kumpleto ako ng gamit at ng hasaan. Kaya laging matalas ang aming kutsilyo dito sa Qatar. Sin ko muna itong mga palikpik para magandang magpalang at para talagang malinis. Ayan, tatanggalin natin yung lahat ng palikpik niya para magandang palangin. Ayan, umpisa na natin palangin. Ganyan, dahil nga matalas ang kutsilyo, napakadaling hiwain ang bangus kahit matigas yung kanyang balat. Nakikita niyo yung taba. Talagang taba ng bangus na to. Iba, saka ang sarap niya. Dahil nga gawa sa, dahil galing sa dagat. Walang lasang putik o gilik kung tawagin sa atin sa Pilipinas. Halos mapuno yung tiyan ng taba ng bangus. Kaya talagang pag yung sinigang ay talagang iyalakis lang is. Sobra. Talagang grabe ang taba. Yan, ating palangan ng ulo at talagang masarap isigang. Yeah. Aking inaingatan at baka manlaglag yung taba ay masarap. Ano yan, masarap ang sabaw pag isinigang. Ito nga palang bangus na ito inabot ng mahigit 4 na kilo. Kasama ang kaliskis. Yun. Talagang sarap. Matutuwa kapag yung panahon ng bangus sa cornice at talagang iapista ang mga Pinoy angler. At doon marami akong nakilala, lalo na si Kaadi, Adi Fishing, isa sa pinakamagaling manghuli ng bangus dyan sa Doha. At marami pa akong bagong kaibigan na nakilala doon dahil sa panghuhuli at pamimingwit sa kornis. Mga kabayan din, talagang pista lagi doon pag yung panahon ng taglamig at panahon ng tagbangus.
Yun, ang nililinis ko diyan ay yung laman loob. Yung bitukan niya, tinatanggalan ko lang ng apto at masarap yung bitukan niya talaga. Masarap ihalo sa sinigang saka yung anong tawag dito, yung kuyong niya. Ayan. Tapos na, nililinis ko na lang. At talagang pagkatapos na yan ay aming sinigang at aking tinawag ang aking mga kabayan para kumain. Ayun, hanggang dito na lang. Ayan ang aking pagpapakita kung paano ko nilinis ang aking huling bangus. Gracias.